Sa nakaraang taon mga bay, July 29, 2022 ay ang kapanapanabik na laban ng isang 23 anyos na batang mula pa sa General Santos. Ito ay dahil sa 5 taong pakikibaka sa larong palakasan ay unang beses itong mapalaban sa labas ng bansa. Dito mga bay ay dumayo ang ating pambato sa South Africa at ito ay para bulagain ang 3 Division World Champion doon na si Gideon Butalesi. Ang batang Pinoy rito mga bay ay si Dave Apolinario at bit-bit nito ang malinis na kartadang 16 wins with 11 knockouts. Habang ang Afrikano naman na si Gideon Butalesi ay may record na 23 wins with 5 knockouts at may 5 talo. Nakataya sa labang ito mga bay ang bakanting kampyonato ng IBO World Fly Championship. Sa isang corner video footage ng laban ay makikita natin ang dalawang manlalaro ay wala masyadong galawan, parehong nagmamasid at pagbitiw ng jabs lang muna ang ginagawa habang naghihintay ng tempo para makapatama ng Pulido. Subalit sa loob lang ng ilang segundo ay unang nakatama ng diretsyo ang Aprikano at mula rito ay naalog si Dave at kumulo ang dugong mandirigma. Kika, then your opponent. There he is, Pistani. Down goes Butalesi and he's badly hurt. Sa 10 segundo nga sa natitirang oras ng round 1 mga bay, ay isang 1-2 combination ni Dave Apolinario ang naghatid sa Aprikano sa lona. Sa tindi ng kanyang tama sa bandang temple at ilong ay tiyak ang kalaban sa sahig gugulong. Nagbilang pa ng matagal dito ang referee para makatayo ang kanilang pambato, subalit sumuko na ito sa pamamagitan ng hindi pagtayo. Pag-uwi ni Dave Apolinario sa Pilipinas ay nag-courtesy call ito sa Malacanang at nakausap ng harapan si Pangulong Bongbong Marcos. Sa tuwa ni BBM ay nagbigay ito ng ginto kay Dave sa pamamagitan ng isang commemorative gold coin. Para naman sa unang laban ng Pinoy sa taong 2023 ay isang Indonesian fighter ang dumayo sa Pilipinas para bigyan si Dave ng isang tune-up fight habang wala pang humahamon sa hawak niyang kampyonato. Ginanap ang labang ito mga bay sa General Santos noong February 11, 2023 kung saan ang kalabang Indonesian ay si Frankie Rohi at may kartada itong 8 wins with 3 knockouts na may 12 talo at isang tabla. Dahil sa isang tune-up fight lang itong laban ni Dave Apolinario mga bay, ay hindi natin maaasahang may maibubuga ang kalaban. Pero hindi pa rin tayo maging kampante sapagkat marami-rami na rin ang mga boxers na nakakakuha ng isang upset win mula sa mga bigating katunggali. Okay.
Halos walang ibinatong suntok ang kalaban sa round 1 mga bay at tila hindi rin ramdam ni Dave ang presensya ng Indonesian sa laban dahil para lang itong punching bag na kanyang pinagpapraktisan. Inasahan nga natin dito sa round 2 ang pagbabago ng kalaban matapos itong mapagsabihan ng kanyang kampo. Dalawang beses bumagsak bago na save by the bell ang no match na kalaban mga bay. Mas mainam pa atang Pinoy ang nakalaban ni Dave mga bay sa tune-up fight na ito. At tulad ng inaasahan ay hindi na rin tumayo ang Indonesian sa pag-umpisa ng round 3 at sumuko na ito sa laban. Daghang salamat mga bay at hanggang sa dulo ay hindi pa rin kayo bumibitaw. Nais ko pong malaman ang iyong reaksyon sa ating video. Paki-comment na lang po sa baba at babasahin po natin yan. Daghang salamat, mabuhay tayong lahat.